Alright, good morning po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila Toys, diretso na tayo dito sa ating pag-uusapan. Ayan pong nasa ating screen ay si si Sara Duterte. O, ito pong ating Vice President at the same time Education Secretary. O, Vice President, dahil siya po ay nahalal noong May 2022 national elections. At nakakuha ng mahigit 30 million votes. At siya na ngayon ay DepEd Secretary dahil po sa visa ng pagkakatalaga sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos. At dahil nga sa sa utang na loob. Hindi naman siya aasahin yan kung walang utang na loob . Kasi ayon sa mga DDS, ito raw si Presidente Bongbong Marcos ay hindi naging presidente kung hindi dahil kay Sara Duterte. Ayan yung sinasabi ng mga DDS. Dahil nga daw sa Uniteam, kaya nagsipanalo itong si Marcos at itong si Duterte. Ang tanong, meron pa ba ngayong Uniteam? Buhay pa ba ang Uniteam? Kasi sabi ni Harry Roque, nagwawala din sa sa Cebu . Nagwawala sa Cebu. Itong prayer rally na ang maririnig mo, puro galit at sama ng loob. Dun sa rally na yan, sabi ni Harry Roque, mas maganda raw matapos na yung Uniteam na yan. Kasi sa totoo lang, wala naman na . Di ba? Sinasabi lang nila meron, pero ang totoo, wala na. Ramdam naman ng tao yan . Kaya nga, etong si Sara Duterte, medyo nag-iiba ng anyo. Nagta-transform mga kababayan. Nag-iiba yung kanyang mga sinasabi dati at yung sinasabi niya ngayon. Nag-iiba na. Ito mga kababayan, itong nasa ating screen. Ayan mga kababayan, dito sa kaliwa si Sara Duterte, nung short hair pa siya. 2017, so 7 years ago, ayan si Sara Duterte. At dito naman sa bandang kanan, ay si Sara Duterte ngayon, 2024. Kasi mga kababayan, kahapon po ay nagdiwang ang mga ilan sa ating mga kababayan ng EDSA People Power Revolution. Ito yung bloodless revolution na nagpatalsik sa diktaturyang Marcos. At 7 years ago, may sinabi ito si Sara Duterte tungkol dyan sa 1986 EDSA People Power Revolution. Nagbigay siya ng komento tungkol dyan. At ito, basahin natin. Sabi ni Sara Duterte, noong February 24, 2017, 7 years ago, sabi niya, "I find it hard to understand why this bloodless revolution has become the standard definition of freedom for our country, and this standard is forced down to our throats by a certain group of individuals who think they are better than everyone else." Yung sabi ni Sara Duterte 7 years ago. Sinasabi niya na hindi niya raw maintindihan bakit itong EDSA revolution na to ginagamit na itong standard at talagang ipinipilit, no? Sinasaksak dito sa ating lalamunan, down our throats ng ilang mga tao na akala nila ay mas magaling sila sa atin. Sabi ni Sara Duterte, 7 years ago. So, parang hindi siya believe sa EDSA People Power Revolution at nagagalit pa nga siya sa mga organizers ng celebration ng EDSA. Pero ngayon mga kababayan, 2024 nag-iba. Biglang nagbago ang pananaw ni Sara Duterte dito sa EDSA People Power Revolution. Sabi niya ngayon, 7 years after, "Let us remember the lessons of EDSA." Ngayon, sinasabi niya, alalahanin. Pero dati nagagalit siya doon sa mga taong
nag-co-commemorate ng EDSA. Diba? Pero ngayon, sinasabi niya ngayon na let us remember the lessons of EDSA. Alalahanin natin ang mga natutunan natin sa EDSA. Ano-ano ba yan? The power of unity. Ang kapangyarihan ng pagkakaisa. O dapat alalahanin daw yung EDSA dahil yun daw ay nagpakita ng kapangyarihan ng pagkakaisa. The strength of the Filipino spirit. O dahil sa EDSA raw, ay yan, napatunayan ng lakas ng mga Filipino spirit. At pangatlo na naibigay ng EDSA ay ang importansya, the importance of standing up for what is right. Pinakita daw sa EDSA ang importansya ng pagtayo para sa tama. Dati, galit na galit siya eh. Ah, dati galit na galit siya dun sa ano, sa pasimuno ng EDSA na yan, yung mga nagko-commemorate. Ngayon, nag-iba na, sinasabi niya. Sabi niya ngayon, eh, eto, yung mga, ano nga, inisa-isa pa niya yung mga matututunan natin sa EDSA eh. Siguro nung naging DepEd Secretary siya, nakapagbasa siya ng libro. Nabasa niya siguro yung importansya ng EDSA kasi nung 7 years ago, hindi siya nagbabasa ng libro. Bilang mayor, andun lang siya. Eh ngayon, DepEd Secretary, kinakailangan niya magbasa ng libro. Kasi DepEd Secretary, oh, nabasa niya ngayon siguro, ito pala yung importansya ng EDSA. Kaya ganun. Ganon kaya yon? O merong iba? Merong ibang ano, dahilan kung bakit ganyan ang sinasabi ni Sara Duterte. Ito mamaya, alamin natin mismo sa ating mga kababayan. Alright, sabi niya, may we continue to uphold the spirit of EDSA in all that we do. Patuloy nating panatilihin ang spirito ng EDSA sa ating mga sarili, sa lahat ng ating ginagawa. Ayan na po ang bagong Sara Duterte, Vice Presidente at Education Secretary. O, 7 years after na halos lait-laitin niya itong EDSA Revolution. At dahil dyan mga kababayan, itong post na ito ay nakatanggap ng 1,500 reactions. At karamihan dito sa reactions ng ating mga kababayan ay laughing emoji. So, ibig sabihin, sila ay natatawa lang dito sa pagbabago ng pananaw ni Sara Duterte sa EDSA Revolution. So, out of 1,500 plus na reactions, 1,500 ang natawa lang. 31 ang nag-like. Awesome! 4 ang nagalit. At tatlo ang nag-isip. Ayan. At merong 2 umiyak at 1 napawaw. Ayan yung mga reactions. Karamihan mga kababayan ay natawa lang sa sinasabi ngayon ni DepEd Secretary at at the same time Vice President ng ating bansa. So ito mga kababayan, basahin natin yung ilang komento ng ating mga netizens dito sa nangyaring pagbabagong anyo ni Sara Duterte. Sabi ng isa nating kababayan, may amnesia girl na siya. Nagka-amnesia na kasi 7 years ago, iba sinasabi, ngayon iba na sinasabi. Nakalimutan na niya siguro yung sinasabi niya, kaya may amnesia na. At ito naman, natatawa talaga. Ang haba, ha. Naghahanap ng kakampi para protektahan siya sa ICC. O yan. Gagamitin pa ang EDSA Revolution sa political agenda nila. Walang prinsipyo ang pamilyang ito. Politika lang at kapangyarihan ang laman ng utak. O yan ha. Galing mismo sa kababayan natin yan. Hindi ako nagsasabi yan. Walang sariling stand kung ano lang ang mag-serve sa kanya personal interest. O, tapos merong sumagot, mismo.
Kung sabi, pang-akit niya daw sa dilawan. Oh, kunyango. Ayan, grabe yung mga sinasabi ng ating mga kababayan, ha. Kinukuha niya kasi ang simpatya ng mga tao ngayon. Meron ka ng 32 minions, walang matinong Pilipino ang sasama sa'yo. Grabe kayo, ha. Grabe na magsalita ang ating mga kababayan laban kay that, ano, laban kay Vice President Sara Duterte. Ha? Ito nga, oh. Ano raw? Dual personality. Dual personality. 7 years ago, talagang solid DDS, eh. Ngayon, eh, ano na, eh, yung D niya, naging dilawan, eh. Di ba? Kumakampi na sa dilawan, eh. Bakit nga daw? Kasi natatakot daw. Kinakailangan niya ng kasama para ipagtanggol siya sa ICC. Sino namang magtatanggol sa kanya? Parang sinasabi tuloy ng ating mga kababayan, asa ka pa, BP. Ha? Sara Duterte, asa ka pa? Ah, ito. Sabi ng isang kababayan natin, Delulu. Etong Delulu, mga kababayan, tinignan ko eh kung anong ibig sabihin ng Delulu. Kasi nakikita ko lagi yung Delulu na yan eh. Ano ba ibig sabihin ng Delulu? Ito palang Delulu ay isang internet slang used to describe the belief that one can influence one's own destiny through sheer willpower. Ah, ito ay nanggaling sa salitang English language word na delusional. Oh, yun lang pala yun. Ano pala ibig sabihin ng delulo? Madalas nakikita ko yung delulo. Yung pala delusional. Ah, kasi ito rin ginagamit, ha, kapag ang isang tao ay halimbawa, ito may halimbawa sila sa mga tao na nasa isang parasocial relationship with celebrities. Yung ibig sabihin, sila'y nangangarap na, halimbawa, crush nila yung isang K-pop. At sila'y nangangarap na ito'y makasama, makarelasyon. At nangangarap, ha, na ma-meet sila someday. So, ganun daw yung, ano, yung mga delusional. Parang ano, nangangarap ng gisig. So, ito yung ibig sabihin ng duli, ano, duli. Ito ang ibig sabihin ng delusional. Kaya naman, ano, ito, natawa na lang yung ating mga kababayan. Nakakatawa yung Sara versus Sara. Sara 7 years ago at yung Sara ngayon. Kasi nga, biroy mo, nag-iba yung, ano, nag-iba yung pananaw. Same person, conflicting views. Oh. Kaya manang mana raw doon sa tatay niya, eh. O kung ano ang puno, ay siya rin ang bunga. Bulok ang puno, kaya malamang bunok. Malamang bulok din ang bunga. Grabe kayo, ha? Grabe naman kayo. Doble kara yan ang binoto ng taong bayan. Namana niya yung pagkaulyanin ng tatay niya. So yun, mga kababayan, nagsalita na itong ating mga kapwa Pilipino na hindi nila basta-basta paniniwalaan yung style ngayon ni Sara Duterte, na ang ginagawa niya ngayon ay parang kumuha ng simpatya dito sa mga dilawan. O bakit sa dilawan naman? Kasi nakuha niya na yung ano, eh. Nagtumakbo sila ni Marcos, nakuha niya yung simpatya ng mga pulahan. O, eh ngayon, ano nangyayari ba ngayon? Ang nangyayari ngayon, nawala yung unit team. Sa totoo lang, mga kababayan, wala na yung unit team, eh. Ngayon man, naniniwala pa na may unit team. Wala na. Basag na yan. So, wala nang unit team. Yung pulahan, nag-aaklasa na. Kumbaga, bumabaklas na sa unit team. Umihiwalay na sila. Kaya, ang naiwan lang kay Sara Duterte ngayon, yung mga talagang DDS. O ngayon, eto na. Gusto niya nga kunin ang simpatya ng mga dilawan. Bakit? Siyempre, pandagdag boto rin yan, eh. Kasi alam naman natin na tatakbo itong presidente sa 2028, eh. Oh, kasi ngayon pa nga lang, halatang-halatana. Di ba? Ngayon pa lang, halatang-halatana na tatakbo siya, eh. Kung pwede nga lang pumesto ngayon, pepwesto siya, eh. Oh, eh kaso maraming kontra, nandyan sila tambalos-los. Kahirap na hirap sila pumesto. Eh si Gloria Macapagal-Arroyo yung nakakampi niya, mukhang kumakampi kay Tambalos-Los. Hindi natin kilala kasi si Gloria magaling talaga maglaro yan sa politika, hindi natin alam, eh. Di ba?
Kung saan yan malakas, dun yan eh. So, si Sara Duterte, nung nagbago ng salita, yan tuloy, sinasabi ng tao, kinukuha niya yung sipat siya ng mga ano, dilawan. Para sa, ano, para sa bayan ba? Hindi daw eh. Para sa sariling interest. What? Dahil nga, ang nasa isip daw na itong pamilyang ito na mga Duterte ay puro politika. Kasi imbis na ano, no, di ba, tagal pa naman ng eleksyon, dapat inuuna nila yung paglilingkod sa taong bayan. Di ba, dapat tao muna inuuna ninyo, dapat tigilan nyo muna yung politika na yan eh. Meron na namang rally, sabi nila prayer rally, yan sa Cebu. Nawalan nyo, obvious naman na political rally yung ginanap doon. Pati si Willie Bilis yan, si Willie Rebilla. Kuya Will. Ha? Paulit-ulit niya sinasabi, hindi kami namumulitika. Anong ginagawa ninyo? Hindi ba pamumulitika yan? Ginagamit nyo pa yung mga prayer rally na yan. Napakalinaw naman, political rally ang ginagawa ninyo eh. Di ba? Nuhari pa kayo. So ay lang mga kababayan, tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila Toys sa iba pang updates. Singat po tayong lahat. God bless po.